sa iba pang pangyayari. Hindi tinalakay ni na Pangulong Benigno Aquino III at Indonesian President Joko Widodo ang parusang kamatayan ng isang Pilipina na nahulihan ng illegal drugs sa Indonesia. Subalit ayon sa Department of Foreign Affairs, ginagawa ng gobyerno ang lahat ng makakaya upang matulungan ang nasabing Pinay. Ang ulat na yan mula kay Maan Primero. Hindi na pag-usapan ni na Pangulong Benigno Aquino III at Indonesia President Joko Widodo ang kaso ng isang Pinay na nasa death row ng Indonesia na nahulihan ng heroin sa nasabing bansa. Ito ay sa kabila ng pag-uusap ng dalawang pangulo sa issue ng drug trafficking at protection of migrant workers pagkatapos ng kanilang bilateral talks. Naging tahimik umano ang pangulo na pag-usapan ang convicted na Pinay dahil sa kasong smuggling na dapat ay ipa-firing squad. Ngunit ayon sa Department of Foreign Affairs, ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng kanilang makakaya para matulungan ng Pinay sa kanyang kaso. Ayon kay Foreign Affairs Assistant Secretary Charles Suse, kasalukuyang naipagpaliban ang pagbitay sa Pinay dahil sa hinihiling nilang judicial review sa pamamagitan ng sulat sa Indonesia's Ministry of Foreign Affairs. Well, we have already requested let me just say that what we are hoping with the judicial review is a commutation of her death sentence. Tumanggi naman ang ahensya na ibigay ang pangalan ng Pinay na naaresto sa airport ng Yogyakarta noong April 2010 dahil sa drug trafficking na nasa 2.6 kilograms na heroin. Samantala, pinag-iingat naman ngayon ng mga otoridad ang mga overseas Filipino workers sa Hong Kong dahil sa kumakalat na influenza virus. Dahil sa umano'y tila outbreak ng influenza virus doon, nagkukulong na sa kani-kanilang bahay ang mga residente para maiwasan na makuha ang naturang sakit. Pinapayuhan naman ang mga residente na kung lalabas ng bahay ay magsuot ng mask para makaiwas sa pagkahawa. Isa sa mga sintomas ng influenza virus ay pagkakaroon ng sipon at pananakit ng kalamnan. Samantala, umabot na sa 127 na Chinese nationals ang namatay dahil sa sakit base sa ibinigay na datos ng mga doktor noong Biyernes. Inaalam pa ngayon ng mga otoridad ang pinagmula ng naturang virus. Ako po ang inyong kaibigan, Maan Primero, para sa Newslight.